guys, welcome back to my channel. For this video po ay magbibistay tayo ng ipa. I mean, darak. Kasi bumili po ako ng isang sakong darak para sa mga alaga ko na sisiw. So, ayan po siya. Ayan, isang dako po yan. Ayan. So, ito yung ginagamit ko para matanggal yung... Mayroon pa kasi siyang halo, guys, na ano tawag dito. Yung pinakabalat talaga ng palay, yung rice hull na hinahalo sa pagtatanim. So kawawa naman yung mga alaga kong sisiw kung nakain nila yun, medyo magaspang kasi. So ito yung ano niya, guys. Yan siya. Yan. Inisan mo siya ng pita . So yan po. Hindi naman siya masyadong malaki, guys. Maliliit lang naman siya na rice hull. Kaso lang, magaspang siya . Siyempre, paglunok ng manok, magaspang sa lalamunan nila, diba? So, kawawa naman. So, kaya, ayan, ginaganito ko siya. So, ayan na siya. Kung nabistay ko, yan. Ayan. Pino naman siya, guys. As in, pino naman talaga siya. Kaso lang, magaspang. At saka, may halo siyang, may halo siyang bigas na, yung tinatawag ng binlid. Na, anong tawag dito? Pinong bigas. So, binibistay ko lang siya kasi, maliliit pa kasi yung kumakain ito. 1 month old pa lang sila. Kaya, siyempre, kawawa naman. Pero siguro kapag medyo malaki-laki na sila, hindi ko na ito bibistayin. So, bumili ako, guys, ng isang sako. Ang ano po nito ay, tag-utso yung 1 kilo. Sa mismong gilingan ng palay, nasa kabilang, kabilang pariyo pa. Kasi, kung pure na feeds lang talaga yung ibibigay ko sa mga alaga ko, masyadong magastos. Tag 33 yung 1 kilo kasi ng feeds, tapos malalaki na sila. Ang tatakaw na nila kumain. Kaya, ayun, hinahaluan ko siya ng darak. Mga 1 basong feeds, tapos 2 baso ng darak. Sa 20 pirasong 1 month old na . Tapos, ang ginagawa ko, guys, hinahaluan ko siya ng yung sinapchap na dahon ng malunggay. Yung fresh. Kasi marami akong malunggay. Tapos, binabasa ko siya ng tubig, kunti. Tapos yun ang hinahalo ko. Or kaya yung ubod ng saging. Yung ubod ng saging kasi marami ako sa likod ng bahay ko. So yun, tinatanggal ko yung iba. Ang maliliit na nagsisiksika na kasi sa puno. Kaya tinanggal ko yung iba. Yun ang nilalagay ko sa yun sa pagkain nila. Kinakain naman nila. Kahit paano kinakain nila. Ang tatakaw nga eh. Anong papakain mo, kakain nila. Tapos yun, kaya nga guys, ito yung maganda kapag gusto mo maglaga ng manok ng maramihan. Kailangan wais ka sa pagdating sa patuka kasi ang mahal ng feeds tapos pero at least ka naman, guys, tawag dito, yung manok na aalagaan ko kasi 2 beses siya nangingitlog sa isang araw, tapos mahal yung itlog niya kapag ibibinta mo siya na yung isang tray niyan 700 kasi yan na yung itlog na per till. Kapag kasi yung mga nabibili kasi natin na brown eggs yan, guys, yung iniitlog ng mga manok na yun, brown eggs siya. Yung nabibili nating brown eggs sa mga supermarket na kulay brown, 'di ba, nasa 200 plus lang yun siya. Siya tawag dito. Yan kasing itlog na yun ay hindi siya fertile. Kumbaga, pinapakain lang siya ng mga pampaitlog talaga na kumbaga ang paitlog siya na pagkain. Kaya kahit walang lalaking manok, nangingitlog siya. So, itong manok na to, kailangan talaga, mayroon siyang kasama ng lalaki para fertile yung egg niya. So, yung egg na yun, marami rin yung bumibili dyan. Tapos, nilalagay lang sa incubator, lalo na sa mga nagmamanukan. Mayroon silang mga incubator, so, bumibili sila ng mga itlog na ganyan. Tapos, nilalagay lang sa incubator. Tapos yung iba naman, binibinta na rin nila ng sisiw na. Yan. Bumibili sila ng, yung iba bumibili ng sisiw na. Katulad ko, bumibili na ako ng sisiw na kasi kung bibili. Actually, guys, mas makakatipid ka kapag mas malaki rin ang matipid mo kapag ikaw mismo mag-incubator. Kasi lang, ang incubator kasi, medyo may kamahalan . Yung manual siya ha, tapos 30 eggs lang yung pwedeng malagay sa loob. Siya tawag dito, yung
nasa mga 3,000. Kaya sabi ko, ano na lang muna, sa ano muna lang ako. Sa sisiyo na lang muna ako. So, yun nga. Siyempre, pag sisiyo talaga, kailangan alagaan doon na siya ng maayos kasi mayroon pa siyang ano dyan na pwede siyang mamatay kapag hindi naalagaan ng mabuti. Pero, awa ng Diyos guys, yung inalagaan kong mga sisiyo, ang ano na nila, ang liliksi nila talaga. So, ang ginagawa ko lang kasi, binavitamins ko sila. Tapos, kapag medyo mainit masyado or malamig ang panahon, eh, napainom ko sila ng oregano. Yung oregano na ano, nilalaga ko lang siya. Tapos pag malamig na, yun ang pinapainom ko sila, nilalagay ko sa tubigan nila. So, iniinom naman nila. Yun, pang prevention din kasi yun. So, ito guys ay, ito na yung darap. So, pino naman talaga siya guys, kaso lang. May kunting ano nga siya, may kunting medyo magaspang siya dahil meron siyang rice hull. So ayan guys, paghahaluin natin yung darap. Ito yung darap, 6 na kilo. Yan, pino naman siya, kasi lang medyo ano siya, magaspang dahil meron siyang halo na kunting rice hull. So, kailangan talaga siyang ibisay kung ayaw mo ipakain sa manok mo kaagad. So, ayan o, may mga rice hull. Pero hindi naman masyadong marami. Ayan. So, ito po ay darap siya ng palay. So, meron siyang halong bigas na pino. Meron yung malalaki. Ayan. So, ayan. Ito naman ay lentils. Yung tinatawag na ades ng Middle East country. Yan. So yan, hahalo natin kasi vitamins din yan. Maganda rin yan sa katawan ng alaga natin. Ito naman yung cheek booster. Yung cheek booster kasi guys, ito yung ipapakain talaga sa mga day old hanggang 2 buwan na sisiyo. So siyempre, kailangan natin makatipid. Kung ito lang papakain natin, magastos masyado. Kaya ipaghalo natin to sila 3. Tapos kapag ano na, kapag ipapakain mo na, pwede mo rin haluan ng malunggay. Pero kaya sapal ng nyug. Sa palengke guys, kung meron kayong, kung malapit kayo sa palengke, ano, may mga sapal ng nyug doon na free lang, tinatapon lang. Yung iba naman, binibinta ng mura lang. So, yun, isang ano rin yun. Isang laking tipid rin yun. Saka maganda rin yun sa ipapakain sa manok natin. Yan. Tapos yung tawag dito, yung sapal para hindi siya mapanis. Kailangan siyang ibilad ng 3 araw para hindi siya mapapanis. Yun ang ihahalo natin sa papakain ng sa mga patuka ng ano natin, alaga nating manok. So yan. Halo lang natin lahat. Halo ng halo. Tumulong na yung isa. Nalak, mahangin. Oh, slowly. Ano daw? Hindi ko naintindihan. So, ayan guys. Haluin natin ng maayos. Opo. Chicken is one. So, ayan guys. Mahalap na siya. So, ibabalik natin siya. Sa ako. Nalagyan natin dito. So, ayan guys. Ito na po yung ating tuko ng ating mga alaga. So, ayan. Ayan.